So mga kalata, ito na yung ating finished product. So kung mapapansin nyo, flat yung one side natin. Then yung remaining sides are hindi na siya flat. Magandang araw mga kalata. Ito naman yung flat one side. So kung dati dinemonstrate ko sa inyo na layout ay about sa reducer lang. So ngayon naman, pag-aaralan naman natin ngayon yung about sa flat one side reducer. Flat one side reducer, ibig sabihin yung isang side niya ay flat. Para mas madali nyo maunawaan, magbibigay ako ng example. At ito rin yung ating ili-layout. Example natin ay yung 5 by 4 cm. Yung isang mukha niya ay 5 by 4 cm. Then kabilang bunganga niya ay 3 by 2 cm. At may difference siya na 2 cm. Ito mga kalata ay flat one side. Para mas madali nyo maunawaan, ito yung side view ng ating layout. Kung mapansin nyo, 4 cm yung side, at doon sa maliit na bunganga naman ay 2 cm. At meron tayong haba na 7 cm. Ito naman yung magiging top view natin mga kalata. 5 cm yung kabila, at yung kabila ay 3 cm. 7 cm ang length, may 2 cm na difference. Proceed na tayo mga kalata, ili-layout na natin. So dito sa layout na to, hindi mo na kailangan ng triangulation. Unlike do sa layout natin nung nakaraan na kailangan pa natin ng triangulation, dahil nga wala siyang flat, kaya kailangan ng triangulation para hindi siya umiksi. Ngayon naman, okay lang na walang triangulation dahil flat yung one side. So tandaan nyo, hindi na kailangan ng triangulation kapag flat yung isang side. Kahit mo saan napunta itong side na to, sa top, sa kabilang gilid, o sa bottom. So kahit saan siya napunta yung side, once na mayroong flat, hindi mo na kailangan ng triangulation dito. Okay? Then, unang-una nating ili-layout mga kalata itong flat. Okay? Tandaan nyo, itong flat na side. Ito na yung layout natin. Okay? So, ang figure 1 natin, ito yung flat na side natin. Okay? So, ili-layout lang natin siya based doon sa drawing natin. So, parang sa fabrication kasi nagda-drawing ka at binivisualize mo yung ili-layout mo. Okay? Tandaan nyo yun. Lagi nyong i-ano na parang pinapasok nyo sa utak nyo yung inililayout nyo kung anong itsura nya. Yun. So, nabivisualize mo siya. So, halimbawa ito katulad dito. Reducer siya. Flat one side. So, ibig sabihin flat yung ito, itong bottom nya. Length natin 7 cm. So, yan. So, wala magbabago kasi 7 cm dahil flat lang siya. Hindi na siya kailangan ng triangulation. So, hindi siya haba. Dito naman ay 4 cm. Yan. Then, dito naman ay 2 cm. Naglagay lang tayo ng neck na 1 cm. At 1 cm yung neck dito. Then, ito. Connect nyo nang yung point na to. At itong point na to. So, yun. Nakabuo ka na ng reducer. Lagay mo muna siya ng label to. A and B. Para hindi ka nalilito. So, ngayon, ang uunahin mong ili-layout ay kung gusto mo na yung A. So, yung A, yung top. Ibig sabihin, yung top niya, itong haba nitong top na to. Para ma-layout mo yung top na yan, kuha ka na ulit dito. Dahil ang top mo ay 5 cm. Okay, tandaan mo, 5 cm yung kabila at 3 cm yung kabila. Kuhanin mo ito, ito, at ito. So, ito yung neck natin. O, 1 cm yung neck natin na yan. Then, kuhanin mo naman ito. Simula dito sa point na to hanggang dito. Itong point na to ay ito. Then, so, ilagay mo siya dito. Dito sa flat lang muna ha. So, yan. Nilipat mo na. Then, dagdag ka ulit nito. Itong 1 cm. Ito, 1 cm. Yan. Yan, okay? So, yon. Kuhanin mo yung size nito na 3 cm. Kuhanin mo yung 5 cm sa top. Then, 1 cm. Connect mo. Yan. Barahan mo. Ito, 3 cm. Naka-eskwala dapat yan. Ganon din dito. Yan. Tapos ito, connect mo na lang din ulit siya. Yan. So, ibig sabihin, ganon lang siya kadali. Dahil nga, itong susundan mo yung A. Yung ngayon, ano mo na siya, lagay mo siya ng label A. Para pag binuo mo siya, magkatapat itong A sa A. So, hindi ka malilito. A and D. Okay? So, ngayon, dito na tayo sa figure 3. Sa B.
So kung ililayout mo yung B, so kita mo naman yan, flat naman yan. Kung ilan yung length nya, kung 7 cm to, 7 cm din to. Yan, 7 cm lang din yan. Okay, then kuhanin mo yung size dahil bottom to. Ang bottom natin ay kapares ng top, ang size. Kung ang size ng top ay 3 cm yung maliit na bunganga at 5 cm naman yung malaking bunganga, so yun yung magiging size ng bottom. Sa figure 4, kukuhanin mo ngayon yung length ng C. Nasa C and D na tayo, tama? So kukuhanin mo yung length na C, ito, 1 cm hanggang dito. Kuhanin mo, ilagay mo hanggang dito. Then, ito, simula dito, yung length naman itong C, kuhanin mo yan hanggang dito. Ngayon, ilagay mo ngayon ulit siya dito. Then, dagdag ka na ulit ng 1 cm. I-squala mo na yan pataas, pataas, squala mo na. Pero ang sizes niya naman ay 4 cm kaparehas nito. Kasi ito yung kabilang side. Ngayon, pag kinunek mo to at ito, ay dapat ito ay parehas dito sa D. Kasi kapag hindi yan nagparehas, ibig sabihin, hindi siya tugma. Malalaman mo na tama yung layout mo kapag ito ay itong D at D dito ay nagparehas. So ngayon, alamin natin kung parehas ngayon siya. Kuhanin natin ito, di ba? Pansinin nyo, mas mahaba itong ano. Compare dito, mas maigsi siya. Pero dito, pag inano mo siya, hanggang dito lang siya. Ibig sabihin, kulang ka pa. So dagdagan natin, ito yung haba niya. Ngayon, dapat parehas siya dito sa haba nito. Oo, di ba? So parehas siya. Ibig sabihin, tama yung ating layout. So yun, ganun lang kasimple yung paggawa na flat one side reducer. Pwede mo na siyang lagyan ng lock former, pang lock former. So lagyan mo na dito pang lock former sa magkabilang mga gilid nito. So dito sa aking layout ay hindi ko na siya nilagyan dahil nga for demonstration purposes lamang siya. Pero naglagay pa rin ako para ididikit ko na lamang dito para makita nyo rin na yung ating nilayout. Ngayon, mga kalata, ay pwede na natin itong gupitin. Okay? So, I hope na nasusundan nyo. Kalata, ito na yung aning finished product. So, kung mapapansin nyo, flat yung one side natin. Then, yung remaining sides are, hindi na siya flat. Yan, ganun yung flat one side. So, double check natin yung ating measurement. 2 cm. 3 cm. Okay. Then, 5x4. 5 cm. Then, 4 cm. Okay, perfect. Tama yung layout natin. So, yun, mga kalata. Ito na yung ating flat one side reducer. So, I hope na
may panibagong natutunan na naman kayo mga kalata, at i-apply nyo sa actual na rin para mas madali nyo na natututunan. Thank you for watching mga kalata. Maraming salamat. Sana suportahan nyo yung channel natin para mas marami pa tayong matulungan at matuto rin about sa fabrication. Okay? Thank you mga kalata.